Ang gusto ko nang ibahagi sa video ito isang napaka-epektibong insecticide na mura na madali pang gamitin. Pangkaraniwan na rin natin itong ginagamit sa pang-araw-araw nating buhay. Ito po yung powder na sabon na panglaba. May ginawa na akong video kung paano gamitin ang sabon bilang insecticide. Pero yung ginamit doon yung pinaglabahan gamit ang Ariel na sabon. Kahit pinaglabahan lang, mabisa pa rin pamatay ng insekto. Mainam lang gamitin sa mga nagbabakyard gardening dahil konti lang naman matitira pag natapos na maglaba. At tanghali na rin kapag natapos maglaba. Kaya kung sa bukid gagamitin at maluwangan, hindi meron kung yung pinaglabahan bilang insecticide. Ang tamang oras kasi ng pag-i-spray ng insecticide kung maaari maaga at saka hapon. Maganda lang siguro yan kung nakatira kayo sa bukid. Pero siyempre magamit mo lang naman dyan pang isang load. Paano kung maluwang na yung isprayan? Kukulangin na yung pinaglabahan. Kung yung pinaglabahan, gamit ng Ariel mabisa na ano pa kaya kung puro. Ang mainam dito sa powder na sabon kahit anong oras pwede ka magsimula. At kahit gaano pa karami ang kailangan mo, pwede. At madali pa itong gamitin. Hindi na natin kailangan dito magalo ng suka, mantika, sibuyas, sili at bawang. Hindi na natin kailangan yung rikado ng paksiw. At hindi na rin kailangan yung blender. Yung powder lang na sabon pwede na. Ang mga dahilan kung bakit ayaw gumamit ng mga magsasaka ng homemade insecticide. Una, hindi nila alam. Pangalawa, pag kinulang kasi hindi mabisa, pag nasobra naman masisira yung halaman. Pangatlong, mahirap gamitin dahil kung ano-ano ang inahalo. Ang mga farmer kasi sa ngayon sanay sa mabilisan. Ang chemical insecticide kasi madaling gamitin at mabilis din mamatay yung insekto. Kaya ayaw na lang gumamit ng mga homemade. Ang kainaman sa sabon bilang insecticide para rin chemical pesticide, madali rin gamitin. Ang mainam pa dito napakatipid din. Wala pang 10 piso, meron ka ng 16 liters na insecticide. Napakabisa rin itong gamitin sa iba't ibang klaseng insekto. At mabilis din silang mamatay, wala pang isang oras na mamatay ng mga insekto basta na-apply na lang sabon. Lalo na kung pupuksain lang naman mga aphids, white fly, green leaf paper o berdingusong kabayo, at mealybug. Ngayon naman, simulan na natin gamitin. Ang gagamitin ko dito yung sabon na Ariel na powder. 2-in-1 ito nakuha kong sabon na powder, bali kalahati itong gagamitin natin. Dito sa kalahating sasay na powder, mga 35 grams, 10 to 12 liters ang ginagamit kong tubig. Pero pwede nyo naman itry yung 16 liters sa tubig sa 35 grams. O pang isang kargahan ng knapsack sprayer, 16 liters. O kalahating sasay bawat knapsack sprayer. Saka na natin tunawin mabuti yung powder para hindi magbarado sa nozzle. Unahin natin ispray itong kombinasyon ng mealybug at white fly. Kung gagamitin natin itong sabon bilang insecticide, kailangan mapaliguan natin mabuti yung mga insekto para mamatay. Nung hindi pa na-spray itong itsura niya, parang kombinasyon to ng mealybug at white fly. Nagpalipas muna ako ng 2 araw bago ko tininan uli. Pagkalipas ng 2 araw ma-spray ng sabon, ganito na nag-itsura niya. Nawala na yung mga insekto. Yung mga naiwan naman natuyo. Isunod naman natin ng aphids. Gamit lang tayo dito ng maliit na sprayer. Kailangan mabasa natin mabuti yung insekto. Pagkaraan ng 1 araw na naisprayan ng sabon tong aphids, natuyo na. Ang isusunod naman natin ngayon itong green leaf paper o berdingusong kabayo. Meron itong mga batang berdingusong kabayo at saka yung adult na berdingusong kabayo. Yung maliit pa, unim pa, hindi pa yan nakakalipad kaya hindi umalis sa dahon. Ganoon naman yung paraan na pag-ispray natin ito, kailangan mapaliguan natin na mabuti yung insekto para mamatay. Dahil kung hindi, hindi rin sila mamamatay. Pagkaraan ng 1 araw na wala na yung mga liit na mga green leaf paper, yung mga bata pa, dahil hindi pa sila nakalilipad. Yung malalaki naman meron pa rin dahil nakalipad sila nung nag-spray.
Mabilis silang nakakalis kapag nag-explain na, kaya hindi sila mababasa, kaya hindi rin namamatay. Kaya ang namatay lang dito yung mga maliliit na green leaf hopper, yung hindi pa nakakalipad. Kaya nga sa pagbuksan ng green leaf hopper, hindi maganda yung contact insecticide, kailangan dito yung systemic insecticide. Dahil nakatakas sila sa contact insecticide. Kaya kung gagamitin natin ng sabon bilang insecticide, kung maaari once a week, para yung mga anak nila mamatay, hindi na makaparami. Hanggang mamatay na lahat ng adult na green leaf hopper, hindi sila makarami. Sa uod naman yung ganito kalit, kayang-kaya niya pa, liguin lang mabuti. Kinabukasan wala na. Pero sa malalaki, hindi lahat niya napapatay. Pero tumitigil siya sa pag-atake. Isa pa sa napansin yung kaya ng sabon itong mga higad. Dito nagtatapos yung video natin. Sana may natutunan kayo. At huwag nyo na rin kalimutang taniman ng pindot ang subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong video. Maraming salamat sa panonood at pagpalain kayo ng Panginoon.